Lord sa bawat isa sa inyo, no? Hindi ko na kayo i-shout out lahat kasi alam ko naman na nandiyan na kayo at nakinig na ng devotional, ano. So, privilege to speak to you again because the last time na speak po ako sa inyo, it was, I think, last year na yata yun, ano, last year. Naalala niyo ba yung nag-share po ako, ano? So, I hope mayroon pa kayong mga natatandaan doon, ano. And tonight, there's a very beautiful message po na ibibigay po sa iyo ang Diyos, ano. So, handa na po ba kayo? Pwede ba makita ko ang thumbs up ninyo naman diyan para ano naman, na sinasabi niyo yung ready na kayo, ano. Kahit na mag, ano kayo yung pa, yan, yung may parang may emoti ko sa ganyan. So, ready na kayo. Okay ba? So, pray muna tayo. Pwede bang humingi tayo ng, nag-pray to si Mrs. eh. Ayos ka. Parang may sound effect tuloy ako dito na, ano. Okay, mag-pray muna tayo ngayon. Oh. Magandang gabi sa lahat, sa mga kabataan, kaedad ko, nanay, auntie, tito. So, good evening sa inyo lahat. Pray muna tayo. Pwede ba tayo yung mukha at pumikit? Manalangin po tayo. Aming Ama, maraming salamat po, O Diyos, sa gabi na to. Patuloy po namin na ninanais, O Diyos, ang presensya mo. We respect and we give honor to you, O God, tonight as we have this mentoring, O God. Use your servant, O God, as a mouthpiece, Panginoon, sa gabing ito upang lubos po namin, O God, na maunawaan ang sahi mo. Because kami po ay naniniwala na meron ka pang ibibigay sa amin, O God, na napakagandang mensahe. Lord, dalangin po namin, as you knock to the door of our hearts, O God, Lord, let there be willingness and no reluctant attitude, O God, na ikay papasukin, O Diyos. Rebuke us, guide us, encourage us through the word, O God, na maririnig po namin, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na ang mga salitang marireceive po namin ay salita na magbibigay sa amin, O Diyos, ng ikatataas ng aming pananampalataya. Gagamitin po namin, O Diyos, na anchor para maglingkod pa kami, Panginoon, sa iyo, O God, ng genuine, O God. We thank you once more, O God. We ask that every internet, O God, po ng mga naririto ngayon ay hindi po maputol, hindi po ma-interrupt. Bagkos, Lord, ay tuloy-tuloy po, Panginoon, ang kanilang pakikinig, O God. Mangusap ka sa bawat isa, O Diyos, in a very special way, in a very tangible way. Lord, speak to them, O God, with your power of your word, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We honor you and we give praise and honor to you alone. In Jesus' name, we pray. Can we say amen, amen, and amen, amen? So, pwede ba, muna, palapakan muna natin si Lord. Ayan, pwede ko makita ang palakpak para sa Diyos. Ano, ayan. Praise God. Sige, ano. Alam nyo, itong pandemic na to, it brings us ano, very challenging. Some of us, talaga naman, may mga kakilala kayo, bumigay. Okay ba ako sa boses? Pwede ba, ano, malinaw ba? Ano, medyo naririnig o lakasan ko o hinaan ko? Malinaw po, malinaw. Salamat. Okay. So, marami sa atin, itong COVID pandemic, talagang marami pong sinagasaan to sa atin eh. Especially, I'm talking to leaders. Huwag na tayo lumayo pa masyado dito. Kayo na lang kausap natin. Ano? Marami sa inyo na testing talaga. Either gumanda yung paglilingkod o kaya'y bumagal ang paglilingkod o kaya'y nawala sa paglilingkod. Okay? Yung dating mainit na paglilingkod, yung iba ng lamig. Yung iba naman, mas lalong humataw. So, iba-iba yung naging result ng pandemic sa atin. Ano? But you know what? Itong pandemic na to, napakaganda na idinudulot sa atin ito kapag parehas kayo ng perspective ng Diyos. Okay? Ulitin ko, kapag parehas kayo ng perspective ng Diyos sa pandemic na to. Of course, God is not serving us. We serve God. Okay? Now, yung paglilingkod natin sa Diyos, kayong mga naglilingkod, katulad ko rin, maglingkod din ako naman na ng Diyos. Title lang naman tong pastor eh. Pero in the sight of the Lord, remember this always, we are all the same in the sight of God. We are all servant of the Lord. Pagdating sa langit, hindi ka sasabi kang, welcome my faithful pastor. No, no, no. Sasabihin lang niya sa atin, welcome my faithful servant. Pare-parehas tayo sa harapan ng Diyos. Ngayon, yung paglilingkod natin ngayon, itong pandemic na to, simula ng 2020, ang tanong ko na napakalaki, parehas pa rin ba yung paglilingkod mo sa Kanya?
Parehas pa rin ba yung pagtitiwala mo sa kanya? O nag-improve? Ito. Kayo mismo ang makasasagot nitong sinasabi ko. Amen? Nandiyan po ba kayo? You know, marami kayong makikita, mababasa sa Bible na sila'y naglingkod sa Diyos. Sila naman ay talaga namang sinubok sa kanilang paglilingkod. At dalawang naging epekto nito sa kanila. Nawala sila sa kanilang paglilingkod at yung iba naman talaga nagtuloy pa rin sa paglilingkod. Kaya itong mensahe ko ngayon sa gabing ito sa inyo ay magdudulot at magbibigay sa inyo na kayong mga lingkod ng Diyos sa church na kinabibilangan niyo, yung Wifan, o kaya may church kayo sa Pilipinas, magbibigay sa inyo to ng fuel na yung paglilingkod ninyo ay yan ang hinahanap ng Diyos. Remember this, tingin kayo sa akin, tingin kayo dito. Ang paglilingkod ay may hinahanap ang Diyos. Hindi yung klaseng ibinibigay mo, kundi yung nire-require niya sa'yo. If you could still remember, si Cain at si Abel, may in-offer po sila. Pero bakit isa lang ang tinanggap ng Diyos doon? It's just because, ang sabi ng Lord sa kanila, ang kailangang ialay, ang kailangang i-offer, ay isang tupa na bagong kapanganak lang. Yun ang dapat, yun ang nire-require ng Diyos na ibigay natin sa kanya. Ngunit, ang isa sa kanila, si Cain, ay ibinigay yung gusto niya. The point is, pag naglingkod ka sa Diyos, huwag yung gusto mong klaseng paglilingkod, kundi yung nire-require ng Diyos na klase ng paglingkod. Pastor, saan natin makikita? Yan, aaralin natin yan. Ano? So sa gabing ito, ay nako ha, hindi dahil sa hindi ko kayo kasama sa church, kaya kung magsalita si pastor, talagang tinatabas tayo talaga ni pastor. Eh. Talaga namang pinuprun tayo ng talaga namang tinitira talaga tayo ni pastor. Eh. Mabuti na yan. Kaysa naman yung pastor nyo, hindi niya masabi yung dapat niyang sabihin sa inyo kasi nasasaktan siya na makita kanya na nasasaktan din na parang pag nagbitaw siya na sometimes ng ikalalago mo, ikaka-frun mo, ayan, eh kuminsan ayaw mong tanggapin. Di ba ang isang halaman, ang pruning, di ba? Alam nyo ang John 15, alam nyo naman yun. Di ba pinu-frun siya? Sa tingin nyo dun sa puno, hindi siya nasasaktan? Sandali, lobat yung ano ko, sandali ah. Naku, mami, sinaksak mo naman. Ano? Pinatay mo lahat? Oo. Yan, interruption ng content. Yan. Tinan nyo yung isang puno o isang halaman. Yan, may mga halaman kami dito sa bahay. Pag pinutol-putol mo yan, nasasaktan din yan. Pero ikalalago niya yun. Kaya kuminsan kami, pag nagbibitaw din kami ng mga words dito, hindi naman puro dilig lang. Pag dinidiligan mo yung halaman, ano lang yun, gaganon siya, no? Ikalalago yun. Pero pag nakita mo lang, may, naku, medyo ano, itong dahon na to, tatanggal, tatanggal mo, ouch, ouch, sabi nung halaman eh. Ganon ka din. Gusto mo dilig lang? Gusto mo yung ganun-ganun lang, yung mga ano lang, yung mga habog-habog style lang. Oh, thank you, pastor. Oh, thank you, leader. Thank you, cell leader. Yun ang mga gusto ng mga ano nyo eh. Ang bababaw. Pero pag yung may, nitanggalin natin ito, wag. Yung pinutol mo, nasaktan, ayoko na kita na mag-alaga sa akin. Lilipat na ako ng simbahan. Lilipat na ako ng cell leader. Sinasaktan mo ako. Nire-rebuke mo ako. Yung kita yung pinupoint ko. Ngayon, pupunta tayo doon sa sinasabi ko, ano? Kaya bakit kami nagsasalita ng ganito? Maganda na yun. Haluan natin ng encouragement at the same time, mayroon din tayong review, mayroon din tayong instruction. Para talaga naman pag kumain kayo, hindi lang kanin, may ulam. O, di ba? Gusto yung kumain na may ulam, di ba? O, pero pag yung kain ka lang kain, tapos hindi kita bibigyan ng tubig. Basta tubig, hindi. Yan, okay na sa akin yan. Pastor, masarap nga pero nabubulunan ako eh. Kumplituhin mo, pastor, dapat may tubig. Yan. Pag nag-preach ako sa inyo, kukumplituhin natin yan. May tubig, may kanin, may ulam.
bibigyan din kita mamaya din ng ice cream. Ah, yan, yan, yan. Basta wag na, baka mga tinlalamulan ko. Baka feeling ko, ma-COVID ako. Joke lang. Ano. Napatawa ko muna kayo, masyado kayo kung ano, kasi narinig ko kanina yung nag-share, parang ano, yung, na yung mga ganito na kay lahat, yung nakayuko na kay lahat. Yung iba, nagtanggal ng picture eh. Ayan. Bakit yung iba walang mga picture? Nakapajama na ba yan? O ano, naka-90s na siguro, kaya hindi na ayaw magkita. Siguro nakamaskara na yan. Ano. Kasi ayaw ko magpakita. Kasi pag nag-mentor ako sa amin, sinasabihan ko, hoy, lumabas kayo, mga nagtatago! Sensya po, Pastor, nasa Saudi po ako, andito yung amo ko. Okay, di, okay lang. Di, joke lang, ikaw naman nag-iakakag. Okay lang yan. Yung mga nasa duty, okay lang, walang problema dyan. Pero ikaw na nandiyan ka, okay naman. Biro mo, tingnan nyo yung sinasabi ko. Sample lang ko kayo, ha? Alam nyo, mahal na mahal kayo ng Diyos. At sa gabi na to, patutunayan ng Diyos ang pagsama ng Diyos sa inyo. Narito po tayo sa DZR Age, Hardin ng Panalangin. Oh. Sige nga, gusto niyo ng ganung mentoring. Well, ko kayo lahat, ginojoke ko lang kayo. Para ano, di ba, Pastor Ramil, di ba, gusto mo ba na doon nagme-mentor, walang picture yung nagme-mentor. O kaya di gumagalaw. Pero nagsasalita. Nah, joke lang yun. Pero maganda yung nakikita kayo kasi, alam mo yun, hindi na nga tayo nagkikita-kita ng pisikalan. Tapos pag sa virtual pa, yung picture mo pa, ang cute-cute, lagi ang nakalagay lang. Okay, yung may ba, pangalang-alang eh. Okay lang. Ganito talaga ako mag-mentor. So, ali, kinukuha ko lang yung attention niya. Okay, going back. Serious na tayo. Ayan, ready na tayo. Nag-quelyo na ako. Ganyan na. Okay. Ang gusto ko kasing puntuhin po dito ngayon sa sinasabi ko, commitment. Sabi niyo, commitment. Ayan. Yung lumabas, yung wala yung bibig mo, sabi mo, commitment. Yung parang Koreano, parang nakatranslate na kahit wa. Pero ang sinabi mo, commitment lang. Ang commitment. Kailangan ng simbahan yan ngayon. The more na tumatagal kasi ang COVID, apektado masyado ang cell group. Wala nang committed yung member ninyo, nagkakawalaan, nagkakauwian. Wala nang commitment. Yung cell leader, ang galing-galing nung umpisa, wala na ngayon. Wala na. Eh, paano kung tumuloy-tuloy pa tong COVID na to? Ngayon pang lumabas yung ano, UK variant. At tingnan nyo, tingin kayo dito, 5,000, 4,000 everyday. Hindi biro yun, everyday ngayon. Samantalang 800 to 900, nataas na tayo everyday ngayon. Tapos ngayon, 4,000 na ngayon. Hello? Commitment. Kailangan ng Diyos, hinahanap ng Diyos yung commitment na yan. Bibigyan ko kayo na ano. Pastor, wala ka pang Bible verse na sinasabi. Bibigyan ko kayo. Buklatin nyo yung ano, Second Chronicles ninyo, kung may Bible po kayo dyan. Second Chronicles chapter 15. Okay? Kung may Bible po kayo. No COVID variant. Ayan. UK variant. Ayan. So, kung may Bible po kayo, Second Chronicles. Katabihan po ng ano, First Corinthians. Kasi Second... Yung iba, nalito bigay. Chronicles, okay? Isa niya sa Old Testament tayo. Okay. Mga leaders naman kayo, okay? Second Chronicles, chapter 15. Okay? Hindi Corinthians, ha? Brad, tumabi ka yan. Corinthian. Ayan. Parang joke lang ng Corinthians, ano? Joke lang Corinthians. Ano? Tumabi ka yan, Corinthian. Okay. Chronicles. Ano yung itong Chronicles na to sa buhay ni Asa? Sabi niyo Asa. Asa means siya yung pinaasa ka. Di ba? May mga pinaasa rito eh. Si ate o lahat pinaasa ni brother. Kaya ayan o, yun. Asa, okay? Si King Asa. Umaasa lagi. Wala pa rin, no? Wala pa rin talaga. Ilang taon na siya umaasa sa iyo. Si King Asa, ang buhay po niya nasulat po sa 14, 15, 16. Ayan. Chronicles, 2 Chronicles 14, 15, 16. And you know what? Si King Asa po, ang galing na hari. In fact, sinabihan siya ng Bible na grabe ang mga accomplishment niya. Sinabihan siya ng Bible na yung mga inaccomplish niya, yung mga nangyari sa buhay niya bilang hari ng Juda ay napakaganda.
Okay? At sa dami ng kanyang accomplishment sa buhay bilang hari ng Juda, take note, ang bayan ng Israel noon nahahati yan. Bayan ng ano, kaharian ng Juda, kaharian ng Israel. Pero ngayon, iisa na po yan. Magkaiba po ang hari dyan. Hari ng Israel, hari ng Juda noong panahon nila. Okay? Nasa Juda po si King Asa na sinasabi ko. Yan, si King Asa po is maganda po yung performance niya. Committed po itong hari na to. Pero pag nung 14 po yun, pagdating sa 15, eto na po, mag-uumpisa na po yun yung reminder. Sabi niyo, reminder. Marami sa inyo committed naman eh. Pero dahil sa naapektuhan ka ng COVID, ayun. 14, committed. 15, apektado na. 15, wala na. Baka ikaw to. Noong 14, noong umpisa, committed ka eh. Committed ka sa paglilingkod. Committed ka sa tithes and offering mo. Committed ka sa pagtuturo. Committed ka na every Friday service ninyo. Nanonood ka talaga live. Pero ngayon, delay na lang. Pinapanood mo na lang yung replay. Well, nabawasan. Noong 14 yun, ang galing ni Asa, King Asa. Pero noong 14, along the way, mayroon pong nangyari sa kanya. Nabahiran ang kanyang commitment. At pagdating sa 16, nawala na yung total commitment niya sa Lord. Huwag tayong matulad po dito. Tingin kayo dito. Ang sarap pag-aralan sa mga istorya sa Bible, character profile ng mga ginamit sa Bible. Yung mga accomplishment nila, yung good character nila, bakit sila pinrasper ng Diyos, bakit sila ginamit ng Diyos. Pero maganda rin pag-aralan kung paano sila nagda-downfall. Para ikaw, ma-picture mo yung sarili mo, makita mo rin yung sarili mo kung paano ka naglilingkod sa Diyos. You are leaders to your church. And the Lord is looking for those who are committed sa kanilang mga paglilingkod. Hindi sa umpisa, kundi hanggang sa dulo. Finishing strong ang tinatawag natin yan. Hindi naghahanap si Lord ng magaling sa umpisa, pero wala naman na sa dulo. Si Asa, ganito ang nangyari. O, ngayon, tingnan niyo po. Basahin natin sa verse 1. Maganda ito, 15 verse 1. Tingnan sa 15 verse 1. Now the Spirit of God came to upon to Azariah. Sino si Azariah? Anak ni Obed. At si Obed po, isang pong propeta yan. So probably si Azariah po, ginamit po ni Obed, yung kanyang tatay, na ipinasa yung mensahe sa kanya para dalihin yung mensahe kay King Asa. Bakit? Kasi nga, meron na nangyayari dito. Okay? Now the Spirit of God. Sabi niyo, Spirit of God. Lahat po kayo, spirit, mayroong Spirito ng Diyos sa inyo. Anointed kayo. Mga leaders, pinili po kayo as a primary at mga secondary na leaders po sa church natin ng YFAN. God is with you. May pagsama ang Diyos sa iyo. Kaya tinanong niyo to, alam niyo yung reforms kasi ang title po ng ano na to 15 na to, Reforms of Asa. Alam niyo yung word na reform? Ang reform is yung, 'di ba sa bansa natin, meron tayo ang bansa natin si itinatawag nating democratic country. Tama? Meron tayong gobyerno na administrative. Meron din tayong opposition. Every time na papasok po yung opposition sa administrative, papalitan niya lahat ng mga nangyari doon. Like, ayoko yung ano na yan, Duterte na yan. Kaya pag ako umupo dyan, papalitan ko yung mga sinabi ni Duterte. Pag napalitan na naman yung isang nag-leader doon, papalitan na naman niya yung itinayat. Yan ang tinatawag nating reform. Okay? Si Asa, nag-reformi siya. Kasi yung mga nakalipas na mga leadership sa Juda, ang papangit ng kanilang mga leadership. Evil. Ang kanilang mga leadership. Ngayon, si Asa po, pinalitan po niya yung mga hindi magagandang agawain po ng mga leaders. You are a reformist to your church. When you see something that is not good inside the church, as a leader, dapat ikaw yung nangunguna na magbago dun. Hindi yung opposition ka. Are you getting what I'm saying? Pag nakita mo si pastor, nagsabi ng ganito ganyan, sasabihin mo siya, pangit talaga yung sinasabi ni pastor. Ayoko kaya ano. Naku, pag pinalitan yung pastor natin, dapat ipopromote kita. Ito yung sasabihin ko sa mga new ano natin. Hindi ganun.
Ang maganda, kayong mga leaders, ang tawag natin sa reformist natin, as a leader, yung kayo mabuti, agent of change ka. As a reformist, leader, you need to be an agent of change to the church. When you saw something inside the church that is not uplifting, that is not giving a chance to promote the church unity, naku kapatid, as a leader, you need to become an agent of change. Kumari, may nakita kayong mga naggaganito sa pastor ninyo o mga ibang leaders, huwag ka na makigaya sa kanila. Wala eh. Narinig mo si brother, alam mo bro, yung mga ibang leader natin, ganito ganyan eh. Ay naku prod, napansin ko rin yan. Naku, patay tayo. Instead na reformist ka, ikaw pa yung nanggatong ng apoy. Dapat reformist, dapat agent of change ka sa loob ng simbahan, leader ka. Huwag kayong maging agent of ano yung opposition. Hello? Nandiyan po ba kayo? Tinan nyo, subukan nyo na may mga leaders na kayo. Kung leader ka na, may hawak ka ng leaders din. Subukan mo yung kasama mo doon mas nagiging against sa'yo. Ang hirap. Pumupunta kayo, gusto niya pumunta doon. Liliko kayo, liliko siya rito. May sasuggest kang maganda, hindi nakakasibangot. Lagi na lang na kapag may sinasabi ka, ibang kaisipan. Si Asa, dahil po siya may ganoon na karakter, naging maganda ang kanyang performance sa harapan ng Diyos. Yung commitment niya, wow! Taas, thumbs up si Lord sa kanya at mga kasamahan niya. Pero ito na, tinan niyo to. Verse 2, ang sabi niya sa verse 2, now he went to meet Asa. Si Azariah, iminit niya ngayon si Asa. At si Asa, si King Asa, nakikinig ngayon siya. Sabi niya, hear me, sabi niya Azariah, si Azariah sa kay Asa. No? Hear me, Asa, and all Judah and Benjamin, the Lord is with you while you are with him. Makinig ka mabuti. Kasama mo ang Diyos, sabi niya, kapag sumasa Diyos ka. Ulitin ko, kasama mo ang presensya ng Diyos, kasama mo yung pagsama ng Diyos kapag ikaw sumasama ka sa Diyos. Pastor, hindi naman nawawala ang presence ng Lord sa akin eh. No, hindi yan ang ibig ko sabihin. Ang presensya ng Diyos, napaka-importante yan sa isang leader. Sabi ni Asa sa kanya, ay Isaraya, Asa, alalahanin mo to. Ang presensya ng Diyos ay nasa iyo kapag ikaw ay nasa kanya. Ang ibig sabihin niyan, Pastor, paano yun? Paano ang ibig sabihin? Tinan mo to. Pag nanonood ka ba ng masawa, malaswa, lalaki, nandun ang presensya ng Diyos? Wala. Pag gumawa ka ng kalokohan sa private life mo, nandun ba yung presensya ng Diyos sa'yo? Wala. Nawawala at umaalis yung presence ng lulut because God will not tolerate ng mga bagay na alam niyang hindi niya ikalulugod. Kaya ipinaalala, bakit pinalalahanan ni Azariah? Sa pamamigilan, si Azariah, boses ng Diyos yun. Ginamit lang siya. Parang ako, ginagamit lang naman ako ng Diyos ngayon. Kung mayroon man ako isa o dalawa sa inyo, dalawa, tatlo man lang na mangusap directly ang Diyos sa buhay mo at mabago ang iyong buhay dito sa mensahe na to, praise the Lord, nagamit lang ako a mouthpiece sa inyo. Si Azariah, mouthpiece lang yan kay Asa. Kasi maganda yung performance niya, kaya lang nagbabago na siya along the way. Kaya pinaalala ng Diyos sa kanya, Azariah, tandaan mo to. Ikaw may presensya ng Diyos kasi ikaw pumupunta ka sa presence ng Lord. Nag-aaral ka, nagpapasakop ka, nagdwe-dwell ka sa presence ng Lord, kaya may presensya ang Diyos sa iyo, sabi niya. Kaya tingnan mo to, ituloy ko doon. The Lord is with you while you are with Him. While you are with Him. Pero pag wala ka na, sa presence ng Lord, hindi ka na nagde-devotion, wala ka ng worship time mo, wala ka ng prayer time mo, wala ka na sa service, nawawala ka na doon sa momentum mo, sa ikinalalago mo, maniwala ka. Maya-maya, wala ka na sa presence ng Diyos. Akala mo, nandun ka pa rin. Born again ka, alam mo. Pero mararamdaman mo, parang akala mo, nandun yung presence ng Lord sa'yo. Yung pala, wala na. Ipinaalala ni Azariah kay Asa.
At ang sabi niya sa kanya, if you seek him, pag ikaw kayo ah, pag kayo sabi niya, if you seek him, sabi niya, he will be found. Pag hinanap mo siya, mahahanap mo siya. At ang sabi niya dito, but if you forsake him, he will forsake you. Pag hindi mo na hinanap ang Diyos, hindi na. Alam niyo ang background nito kasi, kung titingnan niyo po yung chapter 14 nito, every time na may gera, hinahanap ni Azariah, ni Asa, si Lord, kaya meron siyang katagumpayan. Biruin mo, meron silang laban doon, laban. Sa 14, milyon yung kalaban nila na army. Pero dahil sa tumawag si Asa ng katulong ng Diyos, sinamahan siya ng presensya ng Diyos na pagtagumpayan nila yung milyon at walang isa na naiwan doon sa milyon na kalaban nila. Ipinaalala ngayon sila, Asa, nagkaroon ka lang ng katumpayan kasi sinamahan ka ng Diyos. Pero pag ikaw iniwan mo yung pagtawag mo sa Diyos, yung commitment mo na ikay lumapit sa Diyos, nako, sasabihin ko sa iyo, mawawala na yung pagsama ng Diyos sa iyo at ikaw ay babagsak. Ipinapaalala niya rito kasi nga sa chapter 16, babagsak na siya. Alam niyo, tingin kayo dito, maraming mga leader, nagtuloy pa sana. Maraming mga leader, maiinit pa sana ngayon. Eh, hindi nakinig. Ang sabi mo, pastor, yung kabilang picture ang pinapatamaan mo, hindi ako yun. Pero hindi mo alam, ikaw pala yun. Pwede mong kalabitin mo yung katabi mo, parang ipasok mo yung kamay mo yung ganito sa screen, no? Parang ganito. Uy, kinakausap ka ni Lord. Pagkakaiba naman tayo ng katabi eh. Kaya pwede mong iabutin sa baba naman, baba. Uy, kinakausap ka ni Lord. Sa taas mo, ganito mo. Uy, ikaw yung sister. Ikaw ang pinag-uusapan ngayon. Hindi, totoo. Kasi kuminsan pride na natin yun eh. Bakit? Hindi naman ako yung sinasabi ni Pastor. Hindi mo nakikita. Kaya ipacheck mo rin yung sarili mo. Ipapacheck mo yun. If you're a humble heart, willing kay Lord, kung ako yun, Lord, baguhin mo ako, ayoko yung mawala doon. Pinapaalalahanan mo na pala ako noon, hindi ko pa alam. Tingnan mo yung mga iba. Nakailang beses na nakikinig ng preaching sa pastor ninyo. Ikaw, wag ka muna mag-boyfriend. Oh, ikaw, wag muna unahin yung business mo. Ganito kayo. Ay, hindi sa akin yan, hindi sa akin yan. Pero tingnan mo na siya ngayon. Siya pala yun. Nawala na siya ngayon. Hello. Kaya tingnan nyo ito ha. Sabi niya sa verse 3. Tignan nyo sa verse 3. For a long time, Israel has been without God, a true God, sabi niya, without teaching priests and without law. Tingnan nyo. Ang gandang revelation nito. Ang sabi niya, noon, wala kayong Diyos, Asa, makinig ka mabuti, sabi niya. Wala kayong Diyos na tinatawagan. Hindi kayo sinasamahan ng Diyos. In fact, sabi niya, wala kayong teaching priest. Alam niyo yung teaching priest? Wala kayong propeta na nagsasabi sa inyo na, sige, pumunta na kayo. Kaya nagtatagumpay ang mga Israelites noon sa mga battle nila kasi may mga propeta sila na nangungusap ang Diyos sa pamuhay nila. Ang mga Israelites, ang bayan ng Israelites, hindi sila makagawa ng miracle, hindi sila maka-experience ng magaganda sa buhay nila kasi wala silang mga propeta noon. Pero nagkaroon sila ng prophet. Nandiyan si Moses, nandiyan si Aaron, nandiyan si David, nandiyan si... Lahat ng pangungusap sa kanila, sinasabi nila sa bayan nila, nagtatagumpay sila. Kaya sabi niya, noon wala kayo ganun ha. Pero ngayon meron kayong mga teaching priest. Pasalamat kayo, may mga pastor pa tayo ngayon. Exist. Ano yung sabi sa nga nila, mga pastor ngayon, mga endangered species na daw kami. Di ba, Pastor Ramil? Endangered species na lang tayo. Kukunti na ang mga nagpapastor ngayon. Kasi nga sa sobrang pagsubok, nawawala na rin. Sabi niyo, without teaching priest, wala nga gumagabay sa inyo eh. Ang papalad ninyo, ang sa... Ano, pwede mong palapakan na natin sila sa mga buhay ninyo. Kung ikaw self-teacher ka, kung ikaw network leader ka, thank you sa buhay mo. Dahil ginagamit ka ng Diyos na mouthpiece dyan sa mga hinahawakan mo. Sana wala na yan mga taong yan. Sana napariwara na yan sa Diyos. Dahil sa buhay
buhay mo, ginagamit ka ngayon ng Diyos as a mouthpiece sa mga buhay nila, as a teaching priest. Walang mga Diyos yan dati, pero dahil nandyan ka ngayon, dahil nagsishare ka ngayon ng new gospel sa mga buhay nila, praise the Lord, hindi pa nawala ang mga yan. Salamat sa mga buhay ninyo. Sa nag-share kanina, thank you sa buhay mo, Daryl. Sa mga nag-share sa inyo. Sabi niyo, oy, asa, huwag kang umasa na hindi ka ano, magtatagumpay ka pa kapag ikaw umalis sa presensya ng Diyos. Pag ikaw wala na ako na nag-share ng salita ng Diyos na igagabay ka, mawawala lahat ng katagumpayan mo. At ang sabi niya dito, without law, walang salita ng Diyos. Tinan niyo to, verse 4. But when their trouble turn, they turn to the Lord. But when their trouble, in their trouble, they turn to the Lord, is of God of Israel, and sought Him. He was been found. O tinan niyo, pag tumatawag kayo ng help, katulad mo noon, nung 14, pinaalala niya eh, ang daming katagumpay ni bigay sa'yo ng Diyos. Bakit? Ano kay dahilan ng sabi niya? Tumawag ka kasi sa Diyos eh. Ito, binibigay ko lang yung picture ha. Wala pa ako dun sa tinuturo ko dito. Kasi ididikit ko lahat to. Kasi maganda rin yung makita nyo yung kwento para pag binigay ko na yung commitment sa inyo, pasok na pasok sa inyo lahat. Ready na ba kayo? Tinan nyo to. Sabi niya rito, they turn to the Lord. They turn to the Lord. Nung lahat ng katagumpayan mo, sabi ni Azariah sa kanya, dahil tumatawag ka sa Diyos. Okay? At ang sabi niya rito, verse 5, and in those times, there was no peace. No one who went out nor to the one who came in, but great turmoil was on the inhabitants of the land. Kasi binigyan talaga ng, alam mo, sa sobrang pabor ng Diyos kay Asa, kay King Asa, walang maggegera sa kanya eh. Ang sarap ng pagiging hari niya, walang war. At kapag may war man, laging nananalo. Peaceful ang kanyang pamamahala, pamamahala sa kanyang ano, bayan, sa Judah, Asa. Kaya lang, ito na, nag-i-start na nga eh. At ang sabi niya rito, sa verse 6, sabi niya, so the nation was destroyed, the nation was city by city, for God troubled them for every adversity. Verse 7, para sa'yo to, iuwi mo to. But you, be strong. Sabi niyo nga, strong. Pwede ko pang makita yung mga kamay niyo ganito. Mga leaders kayo eh. But ako nagme-mentor sa inyo, kailangan kayo ng church eh. Kailangan ng church ng mga strong, hindi weak. Kailangan ng mga strong leaders, faithful leaders, committed leaders. Sabi niya ito, but you be strong and do not let your hands be weak. How many of you here right now affected so much with the COVID, nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng jowa, nawalan ka ng napagkakakitaan, nawalan ka ng ano ng business, nawalan ka ng masasandalan ngayon, and then your strong hand na naglilingkod ngayon sa Diyos, suddenly it becomes weak. May kakilala ka bang ganun? Huwag mo nang ituro yung katabi mo. Na dati ang init niya naglilingkod, pero nung nagka-COVID, nawala ng trabaho, hindi mo na siya makita ngayon. O di ba dati nung maganda yung trabaho mo, nagtatights ka din eh. Pero nawalan ka ng trabaho, Pastor, Lord, wag na muna ako magtights ha. Naku, maniwahal na kayo. Ang ika po kasi, kailangan niyo yan sa loob ng simbahan. Eh kung kayong mga leaders, tingin kayo dito mabuhay maigi to ha. Kasi nangyari sa buhay namin na ito. Pastor ako. Ang church natin dito sa atin, ay naku, maniwala kayo. Dahil sa marunong na yung mga leaders natin, na wala ng trabaho, may trabaho, faithful pa rin yan, committed pa rin yan sa ginagawa nila. Yung tithes and offering nyo, suporta ng church nyo yan eh. Eh kung kayong mga leader, bibitaw dyan sa commitment nyo sa pagbibigay niyo, paano na ang church nyo? Sige, abe, isipin niyo. Sinong susuporta sa church nyo? Kayo. Kayo nga yung leader eh. Tapos aasa kayo, sino aasahan ninyo sa labas? Walang magbibigyan yun. Kayo mismo ang magtatalaga niyan. At ako naman ang magsasabi sa inyo. Tinan nyo sabi niya ito. Pag ikaw yung kamay mo, hindi yung weak sa pagbibigay, hindi yung weak sa pagsaserve. Tinan nyo sabi niya, do not let your hands be weak, for your work shall be rewarded. Ang mga faithful at mga committed, naku, maniwala ka. Ibibigay ni Lord yung mga dapat sa inyo. Hindi yan i-withdraw ni Lord. Alam nyo, papasok ako sa commitment. Isa sa mga pinakamatinding committed na nakita ko sa Bible,
Kilala niyo si Stephen? Yun ulit na nakakilala si Stephen. Si Stephen binato yun ng ano, hanggang mamatay. Stone to death yun. In the book of Acts chapter 7 yun eh. Bakit siya tumayo at binato ng ano, hanggang sa mamatay? Hindi yung binato dahil may kasalanan siya. Binato yun dahil tumayo siya sa tama. Alam niyo ba ang commitment? Ang commitment, tinatayuan mo yung tama. Hindi ka bibigay. Hindi uubra sa'yo ang kompromiso. Maraming mga Kristiyano ngayon, maraming mga leader, makinig ka para hindi mo, sayang to eh, pag hindi mo to napakinggan eh. Maraming mga leaders ngayon, ang kanilang mga commitment, compromise. Bigyan ko kayo ng example ha. Sino rito ang mga tumutugtog, mga worship team? Siguro may mga worship team kayo dito, ano? Okay, mga song leader, mga backup, mga ano, manunugtog. Di ba hindi ka naman umaabsent nung wala pa kang COVID, di ba? May practice kayo, di ba? Di ba, maaga ka pa nga eh. Eh bakit nung nagka-COVID, ayaw mo nang tumayo? Eh pastor, ayaw ko magka-COVID eh. May anak ako pastor eh. Pastor, ang dami ng case eh. Pag wala ng COVID, pastor, saan na lang ako tatayo? Makinig ka mabuti ha. Hindi si Lord, hindi ka naman iriris ang buhay mo. At kapag ikaw nakapitan man ng COVID dahil naglilingkod ka, patutunayan ng Diyos sa'yo kung sino rin siya sa buhay mo. Hindi kayo mabuti sa akin ano. Did you know that my house, na COVID kami dito, nag-preach pa ako. Dalawa anak ko. Isang buwan kami na pinasok ng COVID sa bahay ko. Kami lang naman din sa bahay. Pero alam mo, yung anak ko ang pinadaan ng Diyos sa COVID. Nag-positive yung anak ko. December, Paskong Pasko. Alam niyo saan niya nakuha? Dahil meron akong multimedia na isang tao, pupunta rito tumutulong. Siya pala yung carrier. Alam niyo, hindi ko kwento ko na lang yung konting details niya. Yung nagsuffer yung anak ko, kung makita niyo, dumudugo yung ilong ng ano. Yung sinuffer ng anak ko. Pero hindi ako tumigil sa paglilingkod. Isang buwan na lang. After 14 days, gumaling siya. No? Sumunod yung bunso. Alam niyo, nasubok ang pananampalataya ko. Nasuntok ko talaga pa din. Nasaktan yung pader. Ako lang ang umiyak. Alam niyo, nasubok ako talaga sa totoo lang. Kami mag-asawa. Sabi ko, deserve ba namin ito? Naglilingkod ako, Lord. Tapos, hindi mo malampin protekta ng pamilya ko. Hindi mo alam. Tinestyon ko talaga sila. Umiyak ako talaga. Nag-preach ako nung last ano namin. Nung nag-positive na ano na kami, nag-negative na kami, iyak talaga ako sa preaching ngayon dahil hindi nila alam na mayroon na pala kami pinagdadaanan. But I still serve the Lord with full commitment. I've seen my yung anak ko, nako, as maniwala kayo na trauma yung mga anak ko. Ayaw nila makapag-isa. Umiiyak sila ng madaling araw. 5 to 6 times ako nagigising dahil sa sobrang ako ay kasi meron din akong problema, mataas ang cholesterol ko eh, kaya namayat din ako eh. For the past month, nagkasakit din po ako nung lately. 74, nung nagpipress pa ako yata, 74 pa yata ako nun. Pero 64 na ako ngayon, 10 kilos ang binagsak ko dahil sa nagkasakit din ako sa ano, sa acid reflux, sa nauwi sa cholesterol na mataas. Kaya yung mga pagkain ko talaga, nawala lahat. Namayat din ako. Hindi lang makita sa picture, layo ako ng konti. Yan lang, ayan, payat na. Ayan, paganda, joke lang. Really. Pero to cut the story short, nako, sabi ko sa Lord, isa lang pangahawakan ko, Lord, sabi ko, maglilingkod ako. This sickness will not end to death, but for the glory of the Lord, sabi ko. Alam nyo? Sabi ko, Lord, pwede ba? Nasa pag, alam nyo, excited ka na, yung second swabbing ninyo. So, Lord, negative na. Tapos malalaman mo ulit, positive ulit. Nako, lunuha ka ulit, Lord. Tapos yung pag-third swabbing niya, Lord, ito na, last na to, thank you, Lord. Prayer na lahat. Tapos positive ulit. Sabi, grabe.
yung kinatatakutan ng buong mundo, yung kinatatakutan mo na COVID, narito sa bahay namin lately. Pero hindi napigil ang paglilingkod namin sa Diyos. Commitment. Stephen was so committed person. Namatay siya, sabi niya, tatayo ang kutong pinaniniwalaan ko. Nawalan ka ng trabaho, nawala ka na kagad sa commitment mo. Committed ka naman ng worship team, ha? Committed ka naman na cell leader, ha? Eh pero bakit nung tinamaan ka, bakit anong nangyari? Don't get me wrong. I love you so much, mga ano, kahit na hindi ko kayo member, pero sinasabi ko to because I want to influence you that God is looking for people. Pastor, saan mo ba kinukuha yan? 16. Tinan nyo sa 16. 16. Basahin ko. 16 verse 8. Para makita nyo sinasabi ko. 16 verse 8. 2 Corinthians 16:8. Buhay ni Asa, ano to? Ni Asa pa rin, ha? Tinayo sa verse 8. 16:9. Ano sabi niya doon? Basahin ko sa inyo, makinig kayo mabuti. For the eyes. Ano daw? Mata. For the eyes of the Lord. Hindi mata ni pastor. Hindi mata ni cell leader. Hindi mata ni network leader. For the eyes of the Lord. Run to and through throughout the whole earth. To show himself strong on the behalf of those who are hard and loyal. Basahin ko to sa ano sa NLT. Ang ganda nito sa NLT. Okay? Looking whose heart are fully committed unto him. Ang sinabi niya rito. Okay? Pakinggan mo mabuti to. Basahin ko sa 16. Malapit natin tayo magtapos. Okay? May iuwi lang kayo mga points. For the Lord searched the heart, the whole earth. Okay? Naghahanap ang Diyos. Ano sabi niya? Naghahanap ang Diyos. Ano yung hinahanap niya? For the eyes of the Lord, yung mata ng Diyos naghahanap, hindi si pastor ang naghahanap, hindi si leader naghahanap, si Lord ang naghahanap. For the eyes of the Lord, search the whole earth, is trying to those whose heart, pinalalakas niya ang mga puso, naghahanap siya ng mga hearts or are fully committed unto Him. Naghahanap ang Diyos ng mga committed people. And if the Lord so found people who are fully committed unto the Lord. Wow! Then, the reward awaits you. Alam mo kung saan ito mag-e-echo? Kahit nga sa 15:58, basahin ko sa ano sa Corinthians, ano sa nag-reflect lang sa akin eh. Corinthians. 1 Corinthians 15:58. Ano sabi ng 1 Corinthians 15:58? Kung may Bible kayo, basahin ko sa inyo. Sabi niya, so dear brothers and sisters, be strong. Ayun na naman, oh, be strong, sabi na naman niya. Sabi niya, and immovable. Huwag kang matitibag, huwag kang ano, gigiba, sabi niya. Always work, ayun na naman yung work doon sa 15. Sabi na nasa ko sa inyo, work enthusiastically, sabi niya, for the Lord. For you know that nothing in you do for the Lord will be useless. May reward kasi eh. Be faithful and committed to what you are doing in the church. Supporting the church online, supporting the church finances, supporting the church leadership, supporting your pastor. Lalo na ngayon yung pastor nyo, nandiyan, nag-iisa kayo sa ano, sa hotel. Tulungan nyo ngayon. Support your leaders. God is looking for these people right now. We don't know what will happen next pa. Meron pang mga COVID until now. Baka mas lalo pang lumala, we don't know, but we pray that hindi na. Pero sino ang magtutulungan sa atin ngayon? Yung mga committed people, yan ang mga tutulong, magtutulungan dito mamaya. Number one, tandaan nyo ito. Respect the presence of the Lord in your life. Gusto nyo lumabas yung tunay na genuine na commitment ninyo? These are the things that you need to consider. You want to have a commitment that is so pure. Yung hinahanap ni Lord, hindi yung hinahanap ni pastor. Hindi yung hinahanap ko. Yung hinahanap ni Lord na klase, genuine yun. Alam ko ano yun? Number one, respect the presence of the Lord. Nandun ang presensya ng Diyos, asa eh. Pero pag nawala yan, sabi niya, katagumpayan mo, yung ginagawa mo, wawala na kabulahan yan. Respect
bakit pastor, anong kinalaman niyan sa ano, sa commitment niyan? Alam mo, pag nire-respect mo yung pagsama ng Diyos sa buhay mo, sa ginagawa mo, hindi ka bibigay dyan sa commitment mo sa Lord. Because you are doing it for the Lord and not for the church. You are giving to the Lord, not to the church. Lahat kayo, tingin kayo dito, lahat kayo, God's presence bearer. Tagadala tayo ng presensya ng Diyos as a leader. Now, if you are really committed to be used by God as a cell leader, as a network leader, kami ni Pastor Ramir, o yung may mga pastor pa kayong kasama dito, hindi ko mamabanggit, irespeto mo ang presensya ng Diyos na sumasama sa iyo. That's a commitment. Si Stephen, sabi niya, irerespeto ko to. Hindi ako bibigay. Batuhin aman ako dito hanggang matay ako. Hindi ako papalag. Hindi ako bibigay dito. Blasphemy! Sinungaling ka! Sabi ng mga tao kay Stephen. Pero sabi niya, no. I see the Lord. The heaven is open, sabi niya. Hindi bumigay sa kanyang commitment. That's what I'm bringing it to you right now. Huwag kang bumigay sa commitment mo sa Diyos, sa commitment mo sa church. As a leader, respect mo yung presensya ng Diyos sa buhay mo. Bakit kasi nasamahan ng Diyos, sabi ni Azariah kay Asa-Asa? Kasi nga may pinaggagamitan ang Diyos sa'yo. Ganun ka din, ginagamit ka ng Diyos. Kaya nga nandyan ang presensya ng Diyos sa buhay mo, kasi ginagamit ka. Ngayon kapag committed ka ngayon at nandyan ang presensya ng Diyos ngayon, katagumpayan at may reward na naghahantay sa iyo. E paano kung hindi mo irespeto yung pagsama ng Diyos sa iyo? Pangalawa, na genuine talaga yung commitment mo. Alam niyo kung ano yun? Sabi niyo ano? Ang tunay na commitment, biblical. Commitment must be based on biblical. Uulitin ko, biblical. Hindi galing kay pastor. Ang totoong commitment na hinahanap ni Lord, hindi hinahanap ni pastor, hindi hinahanap mo. Ang totoong biblical na commitment, makikita mo sa Bible. Alam mo kung bakit ka committed ngayon? Alam mo kung bakit? Nabasa mo sa Bible eh. Alam mo bakit binibigay mo yung paglilingkod mo ngayon sa Diyos? Kahit na may COVID, di ka natatakot. Kahit na tumutugtog ka, alam mo, naka-raise yung isang tamo na pwede ka mahawaan ng COVID. Pumupunta ka, nagpa-follow up ka, nag-share ka, maaaring mahawa ka sa COVID. Pero hindi mo na iniinda yun. Iniisip mo na lang yung paglilingkod mo sa Diyos. At tinanakikita mo, nakikita mo. Biblical kasi, naka-anchor yung commitment mo sa Bible, hindi dahil sa sinabi ni pastor, hindi dahil sa sinabi ng leader mo. Alam mo yung commitment mo galing sa Bible. Maraming mga leaders, ang commitment nila dahil sinabihan sila ni pastor. Pero kung ikaw, yung commitment mo, sa Bible mo kinuha, Lord, the fear, the beginning of wisdom is the fear of the Lord. Lord, may banal na takot ako sa iyo. Lord, yung pagsama mo sa akin, biblically, yung commitment mo rin, paano ko ito malalaman talaga, Lord, na totoo ito? Tignan mo ako sa Bible. Nako, where is my commitment coming from? Sa Bible. Biblical talaga, bakit ka naglilingkod? Alam mo kung bakit ayaw mo, ay hindi ka tumitigil sa paglilingkod? Alam mo bakit? Hindi dahil sa tinawag ka. Alam mo na nagsuserve ka, galing sa Bible yung pinagsuserve mo. Kahit nasabihin ka na ng asawa mo, sige, hihiwalayin kita pag hindi ka tumigil dyan sa paglilingkod mo. Sasabihin mo, alam mo naman, inasawa mo ako, naglilingkod na ako sa Diyos. Sa tingin mo kaya, iiwanan ko ang paglilingkod ko sa Diyos? Biblical eh. Nagka-boyfriend ka lang na wala ka na sa paglilingkod. Nasaan yung commitment mo? Pero pag alam mong biblical, naku, maniwala ka. Hindi mo iiwanan yan. Nawalan ka ng trabaho, naglilingkod ka pa rin. Kahit na nakalam mo, nakaris yung paa mo, tinan mo yung mga ibang worship team, tingin kayo dito. Masarap sa mga sa inyo to eh.
Tira mo, nakailang buwan ka na natumutugtog. Yung mga ibang takot na tumugtog, di pa rin nakatugtog. Isang taon na silang di nakatayo. Nanunood lang sila. Talented naman sila. Ang gagaling nilang umawit, ang gagaling nilang tumugtog, pero hindi nagagamit. Bakit? Takot. Nasaan ang commitment? Samantalang ikaw, nakabaon yung isang paa mo na pwede ka magkasakit. Pero iningatan ka ng Diyos, hindi ka naman hawaan. O sino ang tatamsampa ng Diyos? Genuine eh. Hindi dahil sa iniririsk ko ang life nyo, pero patutunayan ng Diyos sa inyo na walang exempted sa atin. Mahawaan ka man, kami. Pwede namang exempted kami nila Pastor Ramil. Si Pastor Julius, exempted dapat kami, di ba? Kasi mga pastor kami. Pero hindi eh. Titignan ko yung commitment nyo kahit pastor kayo, sabi ni Lord. Malalim man itong tinuturo ko sa inyo, pero ikalalago nyo po ito. Sino tumatanggap nito na sinasabi ko? Mag-thumbs up naman kayo pag sa ito. Pastor, tama na, duguan na ako. Biblical dapat. Commitment must always start from your heart. Pag hindi, pa, alam nyo commitment, pag galing dito yung commitment, ulitin ko, commitment starts from the heart. Bakit, Pastor? Kasi pag galing dito yung commitment mo, ay i-analyze mo lagi, pupunta ba ako? Hindi. May COVID eh. Wala na akong pera eh. Dito lahat yun. Pag ang commitment mo galing sa utak mo, hindi sa heart mo, sasabihin lagi ng utak mo, hindi pwede. Huwag kang pumunta doon, baka mahawa ka. Nako, wag na. Ba't mo pa ba ano yan? Ipapalo up yan eh. Di ba? Ano ka na niya? Sininmood ka na nga niya eh. Ang dami lahat. Huwag ka na magturo dyan. Binaling wala ka yan. Yung commitment mo naapektuhan, bakit? Iniisip mo eh. Nagigit siya ba yung sinasabi ko? Nag-re-relay ka lang sa utak mo. Wag na, wag na, wag na. Pero pag yung commitment mo nandito sa heart mo, kahit na nag-iisa, yung pinupuntahan mo cell group mo, pupuntahan mo pa rin. Sasabihin ng utak mo, naku, nag-iisa na yan, nag-aaksaya ka lang ng panahon niya, wag mo lang puntahan. Ah, oo nga, no? Nasa ang commitment mo? Pero pag nasa commitment mo, start from your heart, kahit nag-iisa yan. Nag-iisa. Dahil lahat ng malalaki, nag-uumpisa sa maliit. Receiver eh. Ngayon, ako, may cell leader ako, ganun. May network leader ako. Grabe, tiniis ko, nag-iisa yun, pinupuntahan ko lagi yun. Sabi ng utak ko, nag-aaksaya ka ng panahon dyan, hinahatid-hatid mo pa, ganito ganyan, ganito ganyan. Pero sabi ng heart ko, hindi, commitment ko to. Natin ko, to cut the story short, nung nag-iisa na hinahatid ko, network leader na ngayon, ang dami na niyang network. Commitment eh. Tama, tama. Isang butil, pag tumubo, pag bumunga, maraming butil. Kaya pag committed ka sa isa, pwedeng padamihin ng Lord. Manggaling sa puso mo yung commitment mo, wag dito, tatalunin nito. Mamaya wala na kayo. Kasi ang commitment mo galing dito, hindi dito. At higit sa lahat, tapos sa pagtatapos ko, commitment must be seen in your action. Huwag mo sabihin sa akin, Pastor, commitment naman, committed naman ako sa church. Hindi ka naman nakikita. Pastor, kasama kita. Pastor, susuportahan kita. Sa mentoring, wala. Sa giving, wala. Sa paglilingkod, wala. Commitment must be shown in action. Andiyan po ba kayo? Andiyan po ba kayo? I hope it helps you this commitment. Sa pagtatapos ko po sa inyo, alam ko marami sa inyo tinamaan ng COVID. Nagpapasalamat kami sa inyo na naglilingkod. Na hindi man makita ni Pastor Julius yung paglilingkod ninyo. Sabi ni Lord, I am looking. My eyes is searching the whole earth. Hindi ka makakatakas kapag committed ka naman eh. And the Lord will reward your hands. Hayaan mo na yung paglilingkod mo. Mapa-COVID man, mawalan ka ng trabaho, i-testing ka man, tuloy ang paglilingkod. Pagkat ang Diyos ay naghahanap ng mga committed people like you. Alam nyo, hindi man kayo mapasalamatan ni Pastor Julius lahat sa mga ginagawa nyo, Pastor Ramil, mga network leaders, mga cell leaders. Hindi man kayo mapasalamatan ni Pastor Julius. Hindi man kayo mapagkapi man lang ni Pastor Julius para sabihin salamat sa mga buhay ninyo, sinusuportahan nyo siya. Pero nakikita ng Diyos yung pagiging commitment ninyo. Ituloy ninyo. Sinabi ko to, tinuro ko po sa inyo to,
Kasi baka one of these days, dumaan ang pagsubok. Ano yung bakit sabi ni James? Hindi niya sinabing, if the trials come, sa James chapter 1, hindi niya sinabing if trials come, when trial comes. Magkaiba yung if trial comes sa when trial comes. Ang if, kung may darating, hindi. When, sabi ni James, darating talaga ang pagsubok. And I don't know, maybe you are now in a situation right now na halos gubibab ka na ngayon. I don't know, you are right now in a testing right now sa sitwasyon mo, sa family mo, sa relationship mo, sa finances mo, sa health mo. Pero hindi yan ang magiging dahilan para magiging unfaithful ka at uncommitted ka sa paglilingkod mo sa Diyos, sa pag-atin mo sa Diyos, sa churches natin. Ituloy mo yung paglilingkod mo kasi si Lord ang watcher mo. Siya ang naghahanap, siya ang nagre-reward. At higit sa lahat, kapatid, tingin ka mabuti. Walang lingid sa Diyos sa ginagawa mo. Pero in due time, God will reward you what you have planted unto Him. Maliit man ang itinanim mo, pero chichakin ko, yung isang butil, kaya mag-multiply ng pagpapala sa buhay mo. Amen po ba? I hope you have been blessed with the encouraging rebuke at salita na pinabot sa inyo ng Diyos. Pwede ba natin palapakan muna si Lord? Maraming salamat sa inyong lahat. Pwede ko ba kayo ipag-pray? Lahat? Pwede ko ba kayo lahat? Sabi ko sa eyes. Lord, maraming salamat po sa mga buhay po ng mga wife and leaders, oh God. Salamat po sa mga buhay po nila. They have heard your message. And not just a message, oh God, that from my heart, but Lord, from the bottom of your heart, Lord. Salamat po, O Diyos, sa mensahe mo na umantig sa mga puso po ng bawat isa sa amin. I am subject to what I preach, Lord. If there's anything that you want me to improve, Lord, let it be, Lord. And I am willing, O God, to undergo any testing, O God. Because I do believe, O God, when I am with you, O God, and you are with me, nothing is impossible and everything, O God, will be smooth, will be, Lord, full of help, O God, na nanggagaling sa iyo. Lord, sa mga buhay po ng mga leaders na to na umating ngayon sa gabing ito, hindi man makita ni Pastor Julius, ni Pastor Ramil, at mga pastor, at mga leaders po nila, mga ginagawa po nila ng paglilingkod, pagtulong sa church, yung commitment po nila na ginagawa nila, yung giving nila, yung finances nila, O Diyos. Lord, mata mo ang nakakakita rito. For your eyes, Lord, is looking upon us. Lord, I pray na hindi lang isa, hindi lang dalawa, o tatlo, o apat ang makita mo sa mentoring na to that are faithful. But I declare and I pray that everyone here is candidate for that reward awaits. Pwede bang itaas mo ngayon kamay mo as we... Lord, itong kamay na to, napapagod ko minsan maglingkod. Lord, itong kamay na to, kuminsan nasasaktan. Lord, kuminsan itong kamay na to, wala nang maibigay. Lord, kuminsan itong kamay na to, O Diyos, instead na siya ang tumanggap sa pang nagbibigay, Lord, kuminsan nakakapagod man, pero Lord, nakikita mo ang mga kamay na to. Hayaan mo ang mga kamay na to. Maging tulad ng kamay mo. Lord, use this hand to be strong in times of testing. And may this hand be pure. And may this hand, O God, be strong in serving you, O God. And may this hand be open always in times na kailangan mo na magbigay. At higit sa lahat, Lord, hayaan mo ang mga kamay na to. I-anoint mo na ang bawat abutin nito ay makilala ka nila, O Jesus, sa mga buhay po nila. Anoint mo ang mga kamay na to at gamitin mo ang mga kamay na to para maging kamay mo sa ibang tao, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa bawat buhay po ng mga nakinig ngayon. Pagpalain mo sila sa kanilang mga inaarap. Sa mga may sakit, Lord, I declare a healing upon them, O God. Sa mga dumadaan ngayon ng Lord, any symptoms, O Lord, nakamit sila, Panginoon, ng direct contact sa mga may COVID, Lord. I declare, Lord, protection upon them that they are negative, O God, in their, Lord, sa kanilang mga swab test, O God.
So sa mga nangangailangan ng finances, I declare, O God, a provision, O God. Lord, sa mga mayroon pong relationship na, Lord, dinideclare ko, Panginoon, na, Lord, may problem sa relationship, Panginoon, let there be restoration upon them, O God. And I declare, O God, that every one of us here will have a heart that is fully committed, not in our mind, but committed inside our heart, O God. And let it, this commitment, O God, be shown to action and be seen by others, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Bless mo mga pamilyang ito. Bless mo tong kabataan na to. Bless mo tong kaibigan ko to, Lord. Lord, itong mga kamay na to. Lord, nangangailangan ito ngayon, Panginoon, ng tulong. Katulad ni Azariah, si Asa. Nung tumawag siya, Panginoon, sa iyo, imposible, pero tinulungan. Tulungan mo itong taong to. As I touch this screen, oh Lord, tulungan mo itong taong to. Lord, may you find each and every one of us committed as you are pleased to us. Once again, let your Holy Spirit seal all these prayers. May your name be glorified and exalted forevermore. We thank you, Father. We thank you, Holy Spirit. We thank you, Jesus. We love you in Jesus' mighty name. And everybody say, Amen and Amen. Yeah, praise God. Yay! Thank you sa inyong lahat.